ayan yung pinamili natin, guys. Ayan. Nagpa-pick up na lang tayo ng e-bike. Ingay dito sa amin. So, ayan. Ang ating pinamili, ang dami. So, isa-isahin ko pa yan, guys. Afternoon, mga kasari. Andito na naman ulit tayo. Meron akong binili kanina sa palengke. So, namalengke yung lola nyo. Bingo. Hotdog. Ayan. So, bumili tayo nito ng 3 kilos. Ayan. Kasi mabenta to. 35 pesos ang benta ko nito. At saka meron tayong tender juicy. Ayan. Yung tender juicy natin, 2 kilos lang. Kasi meron pa tayong stocks dyan. May dalawa pa tayo at kalahati. So, pang 13 pesos naman ang retail natin dito. Ayan. At saka meron tayong holiday. Ayan. Yung hotdog natin is 17 pesos. Holiday. Holiday footlong. Ayan. Pang 17 natin. Ayan. 2 kilos lang ang pinili natin. At saka itong crispy burger ng CDO. Ayan. 2 kilos lang ang binili natin. Ayan, pang 55 naman natin to. At saka meron tayong, ayan, yung tusino natin na Pampangas Best. Ayan. Ang tusino Pampangas Best natin ay 65 ang 1/4. Ayan. At saka meron din tayong CDO Ulam Burger. Ayan. Ulam Burger natin, pang 50 pesos natin to. Ayan. Kasi mabenta to sa atin. So, kumuha tayo dito ng 2 kilos. Ayan. So, yung halaga ng pinamili natin kanina, guys, ito sa frozen goods lang, ay umabot siya ng 2,056. So, yung 2,056 natin, parang feeling ko konti lang yung nabili natin. Ayan na. Ito yun, guys. Ito yun. Ayan. Wow! Ayan, ang dami. Yan yung ating pinamili kanina. So, tayo na ang bumili kanina. Hindi na tayo nagpabili. Mas maganda kasi pag tayo ang bumili para makapamili tayo ng ating kulang dito sa store. So, kasi ang frozen goods ko ay mabenta. Kaya, hindi tayo nagpapawala ng stocks. So, na-experience ko pala sa frozen goods, guys. Kasi before na nasa rep yung aking ginagamit na lagayan. So, no, kinumpare ko dun sa freezer, mas maganda ang freezer compare sa ref. Kasi, nung time na yun, ang ref ko is maraming laman. So hindi lahat mag-ice yung items. So, may tendency na sisiraan ako. So, hindi lahat ng items ay nag-ice. Kaya, na-experience ko noon na sisiraan ako dahil sobrang puno yung freezer ko. At first time nangyari sa akin yon na ang dami kong sira. Kasi wala akong alam pagdating sa frozen. So, ang dami kong binili tapos punong-puno yung freezer ko. So, minsan nilalagay ko pa dun sa ilalim. So, hindi ko alam na kailangan pala talaga i-freezer. So, ang dami kong sira nung first time ko na nagkaroon ako ng frozen goods. So, nung mga medyo natagal-tagalan na ako, guys, ayun, medyo alam ko na, kaya nakabili ako ng freezer. So, umpisa noon, medyo okay na, hindi na ako nasisiraan ng frozen goods. So, yun yung na-experience ko, guys, sa freezer versus a ref. So, maganda pala ang nasa freezer talaga. Pero, kapag gusto nyo naman magkaroon ng frozen, kailangan konti-onti lang. Kasi hindi talaga lahat mailalagay yung doon sa loob. Diba minsan naglalagay pa tayo ng yelo, ice tubig. So, hindi talaga ma-occupy ng frozen goods yung ating freezer pagdating sa ref. Diba? So, mas maganda kasi kapag may freezer ka talaga. Kasi lahat ng frozen mo, yan, pasok na pasok at hindi talaga masisiraan.
ka masisiraan. So, pero kapag nagdi-display naman tayo, guys, ewan yung iba kasing mga kasari natin, nagdi-display din sila. So, kailangan talaga, ang style natin, guys, maglalagay tayo, halimbawa, pag hindi na nag-a-ice yung ating frozen goods, kailangan papalitan natin ng nag-a-ice ulit, yung malamig na malamig. Kasi pag nawala na kasi yung yelo doon, may tendency na masisira. Depende sa panahon. Kasi minsan, may panahon minsan tayo na malamig, may panahon minsan na mainit. So, kailangan malamig yung ating panahon. Kasi pag mainit yung ating panahon, mabilis mapanis yung ating frozen goods. So, yun yung tip ko, guys. Kailangan marunong tayo. Kapag nag-display tayo sa labas, ilalabas natin yung ating frozen goods. Kailangan palitan. Kukuha tayo. Kapag hindi na malamig, yun, kailangan natin papalitan. So, diba, umaabot na ang items natin ng ilang oras sa labas. Katulad sa akin, alas 5 ng hapon, nagdi-display na ako hanggang 8 o'clock ng gabi. So, 4, 5, 6, 7, 8. So, 5 hours nasa labas yung aking frozen goods. Kaya, okay lang kung malamig ang panahon. Pero pag mainit ang panahon, may tendensing ma-punish yung ating items. Kaya minsan, di ba, magugulat tayo, pinabalikan tayo ng customer natin dahil sabi nila maasim na yung ating frozen goods. Yun yung style dun, guys. Kailangan talaga mapag-suri tayo sa ating items. Kasi pag once binalikan tayo ng customer natin, ay hindi na naman natin maisusuri dun sa ating pinagkuhanan, lugi na tayo dun. So, di ba, kailangan, yun ang style natin na kailangan may papalit tayo. Kapag matagal na sa labas yung items, kailangan natin papalitan ng bago na nag-ice or malamig. Kasi para hindi masira yung ating items. Kasi kapag nalugi tayo dyan, sayang. Lugi tayo ng isang items, sayang. So, di ba, ang mas maganda naman dyan, malaki ang tutubuin natin sa frozen goods kasi per items is minsan, umabot minsan ng 5 pesos, 10, 10 pesos ang ating tutubuin sa frozen goods. Kaya yun yung magandang additional income sa sari-sari store kapag meron tayong frozen goods. Diba? Yun yung aking tip, guys. Yun yung ang tip ni Sherry Ledesma, ang inyong kasari. Hanggang dito na lang. Bye! Ang ating tip.